Welcome back again to my YouTube channel. Nandito tayo sa my Finch Station. Lamig! Ayan, ang daming kainan, guys. Nag-i-snow. Kala ko naman hindi na nag-i-snow pa rin. Mas ka lamig. Oh, gutom na gutom na kami. Saan tayo muna? Sa tapong tapat. Pabila. Okay. Dami pala dito ang Korean, oh. Tapos ito, Hong Kong. Hong Kong Cafe. Dito kami. Saan tayo? Diyan? Okay, sige, pasok na. Ito yung menu. Kita lang namin to sa TikTok kasi naghahanap na kami kung saan. Ha? Tingin natin kung ano. Parang sarap magsabaw. Ang lamig eh. Uy, fish cake ba yan? Kimchi pala. Ito na yung side dishes, guys. Oh, rice. Thank you. Ito yung para sa mga ano buto-buto. Oh, magcha-chopstick nga pala tayo. Gutom na ikaw? Gutom ka na, be? Ano kaya yan, Ali? Ayan na yung sa akin. Anong tawag dyan, be? Hot dog? Danda. Ano yan? Anong tawag dyan? JJ. Ay, may ano? Ano to? Tofu? Buday. Buday daw ito. Buday day. Okay. Ganto pala siya. Puro ganto. Puro hot dog. Spam, tsaka spam. Ayan, paborito ni John Marvin. Gamyatang. Ayan, share kami ni Marvin, guys. Ano mas masarap? Ayan yung paborito natin sa doon pa rin yung sa ano, Korean town. Sarap, no? Naubos ko na yung una kong ribs. Isang ribs pa. Balak ko nga pala magluto ng ganyang bebe. Kaso ko lang ko ng ingredients. Kailangan din ng kimchi. May kimchi din dito eh. Ayan, kitang-kita naman oh. Masili-sili pa. Sunog natin. Tayo aalis na, guys. Ayan na. Let's go na! Game po, Nir. Tapos na tayong kumain, guys. Uuwi na tayo. Oo. Ay ko. Nanok ng snow. Lamig eh. Busog man. Deserve ko to. Libre ni Bebe. Dahil 14 days na ako nagtatrabaho, guys. Straight yan. Walang pahinga. Ewan ko lang kung next week. Sana makapagpahinga. Ano yun? At may mga pulis na naman. Pag dito talaga tayo napunta, ano, para tayo nasa Manila lang, no, be? Pag nandun tayo sa lugar natin, sa Scarborough, para tayong nasa province. Sa province natin. Sa Pilipinas. Nag-snow. Kala ko na may, ano lang, madali lang yung pagbagsak ng mga snow. Nakalagay kasi sa, ano. Hindi man matukumpal, natutunaw. Oo nga. Natutunaw din. Kanina pa to eh. Ano oras ba to nag-start? Siguro nag-start to bebe eh, mga S2. Ha? Lamig. Oh, lamig. Lamig ka. Lamig eh. Ayan ang kalsada, guys. Oh. Saan tayo? Oh my God! Oh my God! Ang lamig! Grabe! Ang lakas ng hangin, guys! Iba yung lamig ngayon, oh! Oo! Malakas kasi! Malakas ng hangin! Guys, nanginginig yung kamay ko! Nanginginig yung phone!
Kasi nanginginig yung kamay ko sa sobrang lakas ng hangin. So nasa ilalim na kami. Ano sasakyan natin, subway? Okay. Naiihi ako. May washroom ba dito? Daraming ka ba? Ay, magtatap na pala tayo, guys. Marvin. Okay, let's go. Ang lamig. Kaya ako nang lumabas. Kanina nga ako nang lumabas na sa restaurant kasi yung lamig. Kitang-kitang lakas ng hangin. Namimiss na. Gusto mo lang mag-work? Kaka-uwi mo lang work ko na ulit, ha? Tim Hortons. Mas magadami sigurong bumibili dito. No? Lalo pag umaga. Mga papasok sa work. Nag-washroom ako, guys. Nahiya nga ako dun kay Ate Pilipina. Kasi naglilinis siya. Before titisi pala yung mga ano na... yung cleaners titisi ay Pilipino dun sa babae tas sa panglalaki. Nakasilip nga ako, hindi nga ako pumapasok kasi baka hindi na pwede. Kasi nagmamap na siya hanggang mag-close. Tapos sabi, lumabas siya, sabi niya, pasok ka, sabi ko, hala, 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 dali, baby, umabol ka. Guys, naiwan kami ng bus. Ay, bus ng train. Doon kami sa gitna. Ay, naalala ko nga pala si Tita Gemma. Kasi nung nag-Scarborough Town ako, bumili kasi ako na may binili ako noon. Dito ba tayo? Hindi, wala, depende ko. Scarborough Town ako noon, pauwi na ako, papunta na ako ng Warden Station. nakita na si Tita Gemma nakatingin sa akin. Yung sinabi ko nga, lumapit sa akin sa bus. Nakatingin siya, kala ko yung ano lang, nagkakasakto lang, nagkakatugma yung mata namin. Tapos bigla lumapit sa akin si Tita Gemma, punta sa likod ko kasi doon ako sa nakapwesto doon sa solo, yung upuan. Tapos, ikay ba ikaw si Crystal? Sabi ko, ganun. Tapos sabi ko, ay opo, ay nanonood ako everyday ng vlog mo mula nung dumating kayo dito. Tapos yung chika-chika kami. Kaso mabilis lang yung chika na namin, gawa nga ng pababa na rin si Tita Gemma. Hi, Tita Gemma. Tapos nung umaga yon, tapos nung hapon, kasama kami ni Marvin, pauwi na kami. Galing kami yung Batters ata nun. May na ano naman kami, nasa subway naman kami, biglang may nag-approach sa amin. Hello po, kayo po ba si Crystal? Nanonood kami ng vlog namin si Christine. Doon daw siya, international student din siya sa Batters. Daw siya nag-aaral. Tapos lilipat sila ng Nova Scotia kasi nandun daw yung kapatid ng husband niya. Ay, be, tisay ako ngayon. Namumula yung pisingi ko. Alam, parang ang taba ako. Ba't mas mukha ka pang babae? Mas mukha kang babae. Tuntung ano. Ayan na. Let's go home na. Anong oras na? Ano na, magta-10 na. 9:42 na pala. Magta-10 na nga. Pasok pa ako bukas. Monday na naman. Ano? Magbabayad ako sa ano? Oo, magbabayad pala ako sa aking Fido, yung aking data. Kasi ano na, bayaran na. Let's go. Guys, nasayang na kami. So, sasakay pa kami ng sabay papunta ang Warden. Nakatulog ako, antok na ako. Pagka-uwi, diretso tulog na ako. Kasi maaga pa yung gising ko, 4:30. May work pa tayo tomorrow. Ayan na, sasakay na tayo. Antok na ako. Si Bebe maagap din yan bukas. Kulang daw yung tulog niya, 3 hours lang kasi nabago yung oras. Naputol. Guys, nagbihis na ako. Hindi na ako liligo kasi anong oras na? 11 na ano? 11 na. Tapos, 4:30 ako gigising. Bukas na rin ako maliligo. Si Marvin, ano pa naman yan bukas? 12:30 kaya chill-chill lang siya. Okay lang kahit magpuyat. Kasi puyat din yan kanina dahil nga naiba yung oras. Tas late na rin kami natulog kagabi.
Nag-laundry ba tayo kagabi? Hindi pala. Guys, may nag-comment pala. Ang laki daw ng ilong ko. Tapos, pinindot ko yung name niya, yung mga comment niya dun sa mga iba kong vlog. Dumating daw sila dito, 1975? Hindi daw sila hirap. Dumating daw mga student. Nagka-leche-leche na daw. Bakit nadamay ang student? Bali, syempre buhay mo yan. Ikaw nagde-decision yan kung bakit nagiging mahirap yung buhay mo. Eh, hindi na namin problema yun. Kasi, anong ambag namin sa buhay nyo? Diba? Huwag nyo na isi-isi sa ano. Kasi wala naman kaming ginagawa. Idinadamay kami. Saka, ba't ganun? Kesa Pilipino talaga yung mag-ano sa atin, no? Kapwa Pilipino natin ang parang dapat natutulong sa atin. Kapwa Pilipino pa yung mag-ano sa atin, hihila talaga lagi sa baba. Pero syempre, hayaan na lang natin sila kung ano sabihin nila. Wala, inano ko na lang na hayaan na lang. Wala nang, huwag nang pakalma. Huwag nang, mawala na lang ng pake. Kasi syempre, wala naman silang ambag sa buhay namin. Ano bang ambag nila sa buhay namin na kami naman ang gumagawa ng ano ng kwento ng aming buhay. Kung anong gusto namin mangyari. Choice namin yung mga ganito ganyan. Dami pang sabi. Pati ilong ko eh. Dinadami. Baka magulat ka na lang retokado na to. Antay. At least kami nagsusumikap naman kami para naman makasurvive kami. Lalo na ngayon hindi pa naman kami ganun kalaking mga sahod. Pero nagtsatsaga talaga kami kahit papaano na makapag-save ng money para ano din, makaipon din ng pang-tuition for me. Ganyan. Para naman, syempre, gusto nang harap din naman ako ng magandang trabaho. But may nag-comment, ang laki daw ng ilong ko. Ang laki daw ng ilong ko. Tapos, sinabi niya na dumating lang daw mga student dito, naghihirap na daw sila. Sino? Hindi ko kilala. Naghihirap sila? Di ma-dami account. Dinadamay tayo. Saan naghihirap? Ewan ko. Dahil daw sa mga student. Kami may naghihirap kasi boss kami, may malaking pera. Kami ngayong hirap eh. Kumbaga ba eh, syempre, kayo matagal na dito. Ano na, dapat meron na nga, ang dami din namin na kailan. Hindi, depende. Depende. Sila naman na may choice nun eh. Kung bakit sila naghihirap eh. Kasi ang dami namin nakilala dito. Ang gaganda naman ng buhay nila dito. May mga investment sila. Meron sila investment dito. May investment sila Pepinas. Yung ano na lang sila ngayon. Pa-chill-chill na lang din. Para enjoy-enjoy na lang din. Kasi nga mayroon naman silang naitabing pera. Tapos mayroon silang sariling bahay. Meron silang negosyo, diba? Kaya sila din yung nagiging inspirasyon namin ni Marvin para pagdating na araw. Katulad na din sila. Parang dinner kami naghahabol lagi sa ano. Dadating din yan. Kasi yung mga na-meet namin, inasabi rin nila ganito rin daw yung struggle nila. Nagsisimula sila dito sa Canada. Binibigay sa akin ni Marvin yung AirPods. Yung AirPods kasing ito, galing pang Pilipinas. Ano lang to guys? Fake lang yan. Ayan. Android lang to na AirPods. Binili namin sa Shopee. Ito, magto 2 years na to. Ba, 1 year lang? 1 year pala, 1 year. Kasi binili namin ito before November 2022. Tapos yung ginagamit ko na bagong padala lang din namin last year dun sa umuwi. Ay ano, nawala kahapon, hindi ko alam, nalaglag ata. Eh, may extra kami, may isa pa, bali dalawa kasi yung pinadala namin. Hindi lang namin, alam kung nasaan. Kasi nga syempre, may iba pa kami mga gamit na nandun sa stockroom namin dito. Hindi pa namin masyado nabubuklat. So, ayun. Basta happy-happy lang. Kahit pa paano naman, kahit lagi akong ano, wala kaming... Hindi na masyado kaming nagkaka... Hindi naman ano, kasi pag gabi naman nagkakakita naman kami ni Marvin. Siyempre, kain lang. Wala pa yung time talaga na date-date talaga kami buong maghapon. Kasi hindi rin kami nagkaka...
tugma yung oras namin ng ay araw ng day off namin. Minsan di ano, ang wala talaga siyang pasok Friday. Ako naman may time ng Sabado, may time naman ng Linggo. Wala talaga kasi work niya ng Sabado at Linggo. Sabi ni Marvin, pero okay lang yung day, gagawa natin ng paraan para naman kahit minsan makalabas tayo. Ayun, kapag after ng work ko, katulad kanina, ano, kain lang kami sa labas, tapos uwi na din. Yun lang yung date namin ni Marvin. Pero pag nakaano na nga daw siya, nakapag full time na, ayan. Magbawas na tayo ng kauntian kasi syempre mag-oral ako. Mag-aral ako eh. Pagka-apply natin ng ano, ng extension namin. PJWP ni Marvin. Extension for 3 years. Ready ka nang mag-sleep, be? Mag-sleep na kami, guys. Kasi maaga pa ako bukas si Marvin. Sarap pa ng tulog. So, yan lang, guys. So, super lamig kasi. Ngayon, dito sa basement, hindi malamig. Sakto lang yung init. Sakto lang. Kaya kanina, super lamig. So, tapos, grabe, nanginginig talaga ako. Nalimutan ni Marvin na ano, nadalhan ako kanina ng extra jacket kasi hindi ako nakapagdala kanina. Lagi kasi niya akong sinusundo ng Sabado at Linggo. Nakatulog si Marvin kanina. Inagawa siya ng assignment. Tapos napahiga lang sa sofa. Ay, nakatulog siya. 3 hours ka rin nakatulog, bebe? Ha? Kanina? Oo. Oh, naka 3 hours din siyang tulog. At least nadagdagan. Ah, hindi. Hindi, yung madaling araw ang 3 hours lang. Ah, 3 hours lang. Isang oras lang pala siya kanina. So, magpapalam na ako, guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Love na love ko ang mga basher ko. Kasi patuloy naman silang nanonood sa akin.